Magandang araw po sa inyo lahat, mga Iron Men at mga best friends. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. At this time, ang gusto po nating sagutin ay yung tanong ng ating ibang mga kasamang Iron Men. Sabi nila may project silang hagdanan at napuko pong aking mata dito sa tanong ng Pirate from East Blue. Sabi niya, "Good day Iron Men. Sana pakipaliwanag naman paano gumawa ng hagdan. Kasi gaya ng napanood ko yung video ni Lloyd Cadena, yung hagdan nila na reklamo nila. Paano ba ang dapat?" Yan, oo, napanood ko rin yan yung kay Sir Lloyd Cadena. Pagpapababa mo na, diretso ka na impyerno mo. Yung isa nating idol na nagpasaya sa maraming mga Pilipino. Tsaka yung isa pa yung reaction, yung kay Sir, Lian Austria. Anong nangyari sa stairs? Bakit mo kong lagari? Sorry kung sino man gumawa niyan, di ko sinasadyang tumawa. Kasi alam niyo po mga best friend, yan pong hagdan, dapat ang pagkakagawa niyan, yung aakyat o yung bababa sa hagdan, komportable siya. Yan ang dapat na napaka-unang-una nating pakaisipin. Bakit po? Kasi alam niyo, hindi naman yan normal na, di ba, tayo, normal sa atin, naglalakad ka sa platform o sa pantay, di ba? Kahit nakapikit ka, pwede ka maglakad eh. Tama? Pero pag sa hagdanan, pumikit ka kundi ka, kaya nga meron niyang railings eh. Meron kang hawakan, tsaka dapat komportable ka sa pag-apak mo. Kasi nga, hindi yan normal na ginagawa ng tao. Kaya nga po sila may ginawang pattern yan ng paggawa ng hagdanan. Merong regular height, kung masasabi kong regular, o merong ideal, I mean. May ideal height ng bawat steps niyan at ideal na width ng steps niyan. Kung ano yan, yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga best friend. Pero bago po yan, kung ikaw po ay napadalo lang sa ating channel, please, lalo na po kung ikaw ay subscriber ni Sir Lloyd Cadena, ako rin po. At kung ikaw ay subscriber ni Lian Austria, same tayo, best friend. Mag-subscribe ka na rin po sa atin at pakiclick na rin po ang ating notification bell, please, para ma-update po tayo sa mga upcoming videos natin, okay? At kung sa palagay mo magiging pakipakinabang ang video na ito sa ating mga kababayan, humingi po kami sa inyo ng inyong... Alam niyo mga Iron Men, yan pong hagdan, may ano yan, merong ideal na taas yan. Ang ideal po ng bawat hagdan, kung gagawa po tayo, halimbawa ito, ano? Ang steps po niyan, nasa 16 centimeters to 18. Yan po ang taas o height ng isang hagdan. At yan namang steps niya, yung width nito. Yan po ay dapat nasa 26 to 32 centimeters. Yan po ang pattern na dapat mong gawin. Ngayon, tanong mo, bakit ganyan? Bakit ganyan lang kaliit? 16 to 18 centimeters. Kasi ipinapattern natin ng mga engineers sa general. Kasama ron ng matanda, kasama ron ng bata. Hindi ka naman gagawa ng hagdanan para lang sa teenager o para lang sa mama na malakas. Diba? Siyempre, possibility, magkaroon ka ng anak, siyempre may bata. Paano aakit ang bata dyan kung masyadong mataas? At pag matanda na, paano naman, halos nga di may angat yung paano ni, di ba? Siyempre kung ikaw kung naangat mong ganun, di ba? Sila hindi, di ba? Kaya yan ang pattern yan. At may pattern din po ang lapad. Okay? 26 to 32. Bakit naman ganyan? Para naman hindi ka nag-aalangan na, masyadong maliit ito. Parang, yung nakita natin doon, ano? Hindi kayo naman pwedeng gumanon kasi tinan mo, yung maapak mo lang. Kaya dapat dahan-dahan ka lang kasi maapakan mo lang, palampakan mo lang nakakatapak. So, kailangan mo mag-side view. Keep no time, may nalaking abahan ito. Oh, dapat hindi bababa rito sa 26 at hindi naman masyadong lalaki rito sa 32. Okay? Pwede kang bumaba ng 16 at hindi ka naman masyadong dapat tumaas sa 18. Yan po ang ideal. Halimbawa, ito yung second floor. Lalagyan mo ng hagdan, ito. Halimbawa, ito yung first floor.
So, yan ang lalagyan mong hagdan. Paano mo gagawin? Ito, di ba? Paano mo gagawin yan? Unang-una, susukatin mo muna to, yung height nito. Sukatin mo tong height, kung ilan yan. Yung taas. Halimbawa, yan ay 250 centimeters. So, yan 250, dapat mo yung i-divide sa ideal na taas ng isang hagdanan. Na yun ay 16 to 18 centimeters. Ikaw na mamili kung gusto mo 16 o 18, nasa inyo yun, di ba? O kaya, i-compute mo muna. 250 divided by 16, 16.2. Hindi po ako nagkakamali. Or 250 divided by 17. Yan po ay 15.25. Something like that. Or 250 divided by 18. Yan po ay 14.4. Kung ang kukunin mong steps ay 16 centimeters. 16 steps po yan. Or kung ang gusto mo ay 17 ang taas ng iyong steps. Yan po ay 15 steps po. Okay? Or kung 18, 14 steps po yon. Ganito yon. So ito, magiging steps po yan na bumilang ka na ng 14 steps. Yun dapat ang maging steps niyan. Eh ngayon, sasabihin mo, paano kung masikip? Diba, gaya nung kay Sir Lloyd Cadena, na imagine ko kung bakit nagkaganon. Ang ginawa niya kasi, ganito, halimbawa, no, ito yung space. Ito, kung masyadong makipot, pinilit niya na may angat. Pinilit niya yung hagdanan niya, umabot dun sa bottom. Halimbawa, ganito ang ginawa niya, oh. Kaya nagkaganyan po. Kinuha niya to, imbis na dumiretsong ganyan or magkaroon lang ng konting ganon, hindi niya ginawang ganon. Ang ginawa niya, kinuha niya yon para may maapakan. Iniisip niya siguro may maapakan yung tao ron. Diba? Kaya yung pinakita sa ni Sir Lloyd, kailangan maging finesse. So, dahan-dahan yung mga take note ha, laundry area to, sabi na kami panlabahan. Patagila yan. Kasi bawal, kasi pag gumanito ka, tatama yung, ano mo dito, huh? Yan, tatama siya dyan. Tumatama yung alulod niya, sakit yun. Eh, hindi po dapat ganyan. Ngayon, sabihin niyo sa akin, paano nga gagawin mo? Tapos, yun pala ang regular. Halimbawa, 32 ang bawat step. So, ang laki-laki, ika. So, ganyan magiging ano niyan. Pwede mo sabihin sa akin ganon. May paraan po dyan. Ang paraan po niyan, ganito. Basta yon, ano yon, ideal yon. Huwag niyong sisirain yung rule. Yun ang rule, di ba? 16 to 18 ang height ng bawat hagdan. Tama? Tapos ang width ng bawat hagdan dapat at least 26 to 32. E di kunin mo na lang 26. Halimbawa, ito 26. Tapos, ang taas niya, gawin mo ng 18. Yung pinakamataas na ideal na. O, at least, komportable pa rin ang aakyat, di ba? Ngayon, kung hindi man umabot ito, halimbawa, ito, masikip ika eh. Anong gagawin mo dyan? Ganito po yan. Paabutin mo kung saan siya abot. Tapos, dito, maglagay ka ng space. Yan. Ito, space yan. Ang pwede mong gawin dyan, dito ka kumuha ng hagdan. May space siya dyan, pagbaba dito, dito ka naman pababa. Hindi mo siya pipilitin mo na idiretso yung hagdanan mo hanggang baba. Hindi kailangan yun. At bawal yun. Dahil yun, pag bumagsak ka ron, ang tatalim pa naman ng parang lagari, di ba? Ah, di ba yung usually pag bababa ka, minsan nagmamadali ka. Dito, take it slow. Di lang, slowly but surely, kasi pag hindi ka sure, hindi kayo naman pwedeng gumanon. Kasi pinamuhin, yung mahapak mo lang. Kaya dapat dahan-dahan ka lang. Kasi yung mahapakan mo lang, palampakan mo lang yung nakakatapak. So, kailangan mo mag-side view. Take note, ha? Ganyan po ang dapat mong gawin. Yung ikaw ay komportable, okay? Tapos, pagdating mo rito, kasi nakita ko rin sa yung bahay nila, may space pa naman dito kasi nandito yung pinto eh. May space pa. So, pwede niyang ilanding dito. Padiretso. Nagigets niyo po? So, ang magiging itsura niyan, ganito oh. Ganyan. So, yan na yung landing ng kanyang
hagdan dito. O sakto ka sa pintuan. Kung ayaw mo naman yan, at halimbawa sabihin mo, hindi, masyadong masikip. Hindi kasya, kasi pagano'n eh, di ba? Kukunin mo yung weed nun, siyempre papagano'n yon. Ang mangyayari dyan, ang pwede niya pong gawing isa pa, ganito. Di ba, ganyan. O, eto na yon, di ba? Eto yung hagdan, di ba? So, yan ang dapat mong maging design doon. Dapat yung pattern, yung rule, yung ideal na hagdanan, huwag kang lalabag doon. Kung lalabag ka man, dapat very minimal. Halimbawa, hindi na talaga kaya. Medyo, kung ang taas ay gagawin mong 15.9, 15.8, hindi naman masyadong kasalanan yun. I mean, hindi masyadong, di ba? Pero pagka masyadong mababa na, o ito no, masyadong masikip na, o gaya nung ginawa doon, syempre hindi na yun tama. Lagyan mo ng landing. Ang tawag dito niyan ay patamar. Yung space kung saan bababa ka dyan, tapos makakaikot ka, siguro may pwede na yung 60 centimeters. At least makakaganon ka, tapos dito ka naman bumaba. So, magagawa mo na maalwan ang tao. Bibigyan ko po kayo ng idea, mga best friend, sa simpleng paggawa ng hagdan na gawa sa bakal. Halimbawa, maliit lang naman ang bahay mo. Diba? Gagawa ka ng hagdan. Pwede nyong gamitin bakal yung 14 by 7. 7 by 14 centimeters na tubo. Kung halimbawa, gagawa kayo ng 90 centimeters lang naman. 70 to 90 centimeters na hagdan. Ito lang yun. Kung meron kayong space, ha, inuulit natin kung meron kayong space. Pero kung wala kayong space, ganun ang gagawin nyo gaya ng ginawa natin kanina. Ngayon, kung may space ka, ganyan, diretso, halimbawa, ito mismong tubo na yan, ipuputol-putulin mo lang yan. Gagawa ka ng ganito. Itong mga to, yan mismo ang tubo mo nito na 7x14. Okay? Ikakat mo yan. Dapat ito is i-level mo. Dapat diretso. Siyempre, having that idea, ang height niyan dapat 16 to 18 centimeters. Okay? Yung height. Ito, hindi to bakal. Okay? Ang idea ang gusto kong ibigay sa inyo, hindi bakal. Ang gusto ko dito ay kahoy. Kayo, nasa inyo na rin yan. Kung gusto nyong bakal, pwede nyong ilagay na bakal yung ganitong bakal, o yung may spike, di ba? Ano ba tawag niyan sa atin? Kasi dito, alam nyo po, ano kasi, 15 years na akong wala sa atin at dito na rin ako nag-aral ng pag-welding, kaya hindi ko na talaga alam yung mga tawag nito sa atin. Okay? Yan, oh, mga may spike na ganyan. Kung gusto nyong bakal, ano, pero mas maganda yan kahoy. Kung ilan ang steps mo, yan ang bibilin mong kahoy. Ipapatong mo rito. Yan po ang side view, ano, ng ating sinasabing hagdan. Yan, idea lang po yung binibigay ko sa inyo, mga best friend, ano, kung may magpapagawa sa inyo o kung kayo mismo ang gagawa sa bahay nyo. Na yan, yung idea na yan, na isang bakal lang, pang makitid na hagdan po yan. 70 to 90 na centimeters o at hanggang 1 meter. Okay, pwede yan. Pero may detalye po yan. Dito, di ba, yung ganyan natin, di ba, yung ganyan. Pinakita ko sa inyo, no? Di ba, marami yan. Eto, ano po yan eh? Side view yan. Ang front view po yan, ganito po ang itsura niyan. Ganyan po yan. Okay? Eto, meron kang dalawang tornilyo dyan. Lagyan natin ng ano. Yan. May butas yan. Diyan mo itutusok o ibabarena yung ating kahoy. So, yung kahoy mo, yung steps mo, malinis siya. Pwede mong barnisan na wala siyang butas or anuman. Kasi nakakonek yan sa ilalim. Ano? Ang magiging ibabaw niyan, yung top view, malinis na hagdan na ganyan. Pero yung ilalim niyan ay yung ating
imaginary na bakal. Kung ito ay 80 centimeters, yung lapad ng ating hagdan, dapat ito ay 20 centimeters. Okay? 20 centimeters magkabilaan. So, ito, lumalabas ang ating plate na ilalagay ay 15 by 40. So, ito, 15 by 40 yan. Ito, plate din to. Ito, tube to ah. Square tube ito. Ito, plate to na nakaganyan sa kanya. So, ito, we-weldingin mo itong tubo doon sa flat na plate at saka dito. Naka-welding po yan. Ganyan. So, kung ilan ng steps na kailangan mo, ganun ang ipoprovide mong ganitong platform. Ganitong piece. Yan ang ating ididikit doon sa ating hagdan. Diba? Yung sinabi ko sa inyo kanina na yung ating hagdan na may ganyan, no? Diba? Meron siyang mga ganyan. Yun ang doon natin siya ididikit. Okay? Halimbawa naman na gawin yung hagdanan ay mas wider. O limbawa, gagawa ka ng 120 centimeters na hagdanan or 150. Basta mas mahigit pa rin sa 90 or sa 1 meter. Ang ideal po niyan ay dalawa na po ang ating gagawing bakal. Diyan nyo po ilalagay ang inyong hagdanan. Halimbawa, ito po ang mga ganito, ang kailangan po niyan ay angle bar. Siguro pwede diyan angle bar na 1.5 inches. Pwede nyo ilagay diyan. At ang detalye po niyan dapat angle bar 'yan, 'di ba? Pag ganyan, 'di ba, pa L. Dapat itong side na 'to, ganito natin ilalagay, i-install. Bali lalabas ganito po 'yan, 'di ba? Ganyan. Kasi ito dito tayo maglalagay ng butas para isibat yung ating tornilyo para dun sa kahoy. Ito naman dito sa part na to, sa kanan ko, dapat pa ganun naman, di ba? So, magiging design po niyan ay ganyan. Di ba? Dito tayo maglalagay ng ating steps. Diba? Ang gulo, diba? At same procedure, syempre, kung masikip ang ating hagdan, ilalagay natin dyan. Syempre, maglalagay ka rito ng platform. Tapos, dito mo ilagay ang kasunod. Okay? Or, dito mo ilagay yung kanyang landingan. Mula dun sa taas, papunta rito or papunta ron. So, yun lang pong ating maisasuggest sa inyo mga best friends sa oras na ito. At yung gumawa doon, hindi ko po sinasadya. Tanong lang sa atin ang ating mga ka-iron men. At para tayo po ay makagawa ng, syempre, maghahanap buhay tayo. Tatanggap tayo ng welding. Pagka yun ang ginawa natin, ganun, syempre, magagalit sa atin ang ating mga kliyente. Syempre, no? Kaya po natin ito itinakil. Okay? At sana po nakatulong sa inyo ang video natin, mga best friend. Minsan pa, narito ang Ephraim Shop, nagsasabing everyone can weld.